What's up you guys? What's up YouTube? Mga ka-Axie, good morning sa inyo dyan. And meron naman tayong panibagong video guys. And for today's video guys, ito na yung magiging last part ng yung ginawa nating AAP tips, guides, reviews, and mga best strategy na pwedeng gawin sa if AAP build ka. So, without further ado guys, bibigay ko na sa inyo yung video. Enjoy watching. Yan. So, okay guys. Ito na yung continuation dun sa last video na pinost ko. Ito na yung last part guys ng ano natin. AAP tips, guides, and mga reviews and best strat na pwedeng gawin using AAP. So, sige. First, ano to guys, pang 5th match na ito. So, kalaban natin si Tomaso. AAP din guys. So, AAP din kalaban natin. Bruh. In the same build, excuse me. In the same build ng back, yung back niya. Yung back at back niya. Kasi Star Shuriken siya sa akin, Heroes Bane. Same kami nung midline niya. So, same pa rin yung ginawa ko guys. Binus ko pa rin yung tatlong energy ko. So, swerte tayo. Sa first round, meron tayong tail slap. So, nakapag-gain tayo kahit nakapag-gain tayo ng isang energy kahit binus natin. Pero yun nga, yun lang. Kinuha din niya. So, meron siyang dalawang energy. So, meron siyang, gumamit siya ng dalawa. So, meron siyang isa na tira. Tapos, nakuha niya yung sa akin. So, meron siyang 4 energy this round. So, dito guys, itatry ko. I-focus yung mga sasabihin ko sa pag-count ng energy ng kalaban. Okay? So, meron siyang 4 energy tapos nagbitaw siya ng 5 cards. So, siguro itong isang card guys is tail slap. Tail slap nga. So, meron siyang 1 energy. Kasi 0 energy sa gumamit siya ng 5 cards. Yun nga. Meron siyang 1 natira. Another one. Excuse me. So, this round, meron siyang 3 energy. So, nag-hope ako dito guys na hindi magsishield ng mataas. Meron siyang 3 energy guys. Gumamit siya ng isa. Ah, okay. So, 3 energy pa rin siya guys. So, this round is 5 energy siya. Kasi 0 cost yung ginamit niya yung disguise. Me. Stop it. Get some help. Woo. So nag-pass siya, no? So meron siyang 5 tapos nag-pass siya. Or ano yun? Wait, tingnan natin. Anong round ba yun? 2, 3, 4. Wait. So, dito, meron siyang ano to, no? 5 energy siya dito. I mean, 3. So, meron siyang 5 energy.
Mas yung 5 energy dito. Tapos nagpass ulit. So, mas yung 7. Mas yung 7 energy, guys. Excuse. So, nagpass pa rin ako, guys, no? Para hindi ko matamaan yung ano niya. Pero parang mali at ako dito. Dapat tinira ko na lang yung Heroes Bin. Tapos nagano ako dito ng cards. Pero baka kasi mag 4 cards. Kasi meron siyang 7 energy. So yun na nga. So 7 energy. Nagbitaw siya ng 5 cards. So meron siyang 3 energy. Okay, so meron siyang 4. Kasi nag-tail slap siya. So meron siyang 6 energy next round. So, mas yung 6 energy this round, guys. Si 7 kanina, yung sa round 5, naglabas siya ng tatlong cards sa mid niya, isang 0 cost, tapos dalawa sa backline niya. So, 3, tapos nakagpag-gain siya dun sa teleslap, 4, so mas yung 6 this round. So, ginawa ko dito, guys, is nag-iisip ako if dalawang sweep escape or dalawang upstream gagawin ko. Okay, nagbitaw siya ng 3. So, meron siyang 6. Ah, 3. Meron siyang 2 energy, guys. Meron na siyang 2 energy. So, sa next round, meron siyang 4 energy, guys. Pero, mauuna ako, guys. Mauuna ako. Meron siyang 4 energy, tapos ako merong 5, tapos nag-cast na ako ng 2, so 3 na lang. So meron siyang 4 energy, guys, pero mauuna ako. Sino kaya yung mamamatay? So, sure kill na yung kabila, guys, pero di ako sure bakit nag 3 cards or 2 cards lang siya. 3 cards ata. Eh, 4 energy naman siya. Siguro wala ng cards to. Hindi ko alam ba't nag 3 cards lang siya, guys. Eh, meron naman siyang 4 energy. Siguro tatlo lang yung baraha niya. Kapos siya sa baraha kasi tumira siya kanina. Next pang-anim na match. Magkalaban natin si James. AAP pa rin, guys. AAP. AAP pero nasa front. Nasa front yung isang aqua niya. Hindi ko alam ba't nasa front. Ginawa ko rito, guys, is same strategy. Binuhos ko lahat. Kasi mas maganda if nasa front yung aqua ng kalaban, eh, mas maganda na ibuhos mo talaga lahat. And another one. Yan, so nag bitaw siya ng isang card, guys. So meron siyang 2 energy kasi 0 cost yung tail na card niya. So meron siyang 4 energy this round. See? Okay, so ginamit na lahat ng energy niya, guys. So wala tayong mananakaw. Namit niya 4 energy niya. So 0 energy siya ngayon. Tapos next round 2 energy. Patay pa aqua niya. So meron siyang 2 energy, guys. Excuse me. So yun, guys. Ginawa ko dun. Nag-aqua deflect ako. Dahil, alam ko na, titira yung aqua niya sa plant ko para ma-sure kill niya. Ang ginawa ko, nag-aqua deflect ako, guys. So, yung tira niya is napunta dun sa likod ng plant ko. Dahil yung effect ng aqua deflect, guys, is you cannot be targeted by an aquatic card.
So yung attack na galing sa kalaban na sana sa plant mo is mapupunta dun sa mid mo or sa likod ng plant. So naglabas siya ng 1 energy guys. So meron siyang 3 energy next round. So feeling ko dito galit na galit to guys dahil kala niya mapapatay na niya ako dun tapos bigla akong nag-aqua deflect. So nasira na yung plano niya. Tapos first pa yung isang aqua ko, yung midline aqua ko. So mababawasan ko yung midline aqua niya. So binuhos ko dito guys 3 cards tapos isang 0 cost para makapag-gain ako ng isang energy. Hindi ko sure nagbata ko na. Ah, okay. Nagpalit ako guys pala na makapag-gain ako ng energy. So yun nga guys, mention 3 energy tapos binuhos niya is 3 cards or 2 cards yan tapos tail slap. So it's a good thing guys na nag-decide ako na mag aqua stack. Tingnan natin if tail slap siya. So yun, okay guys. So yun nga guys, 2 tail slap pala. So mention 3 energy tapos isang 1 cost na energy lang yung binitawan niya. So mention 2. So pag nag-gain siya dito, meron siyang 4. So the next round meron siyang 6. Meron siyang 6 energy. Pero tayo guys, nasa 1 energy tayo. Tapos meron tayong aqua stack. So madadagdagan tayo ng 3 energy. So same tayo ng energy ng kalaban guys next round. 6 energy. So meron kaming pareho na 6 energy guys. Tapos mauuna pa siya. Mm-hmm. So sure ako guys natitira yan. Papatay niya yung and another one. Excuse me. Stop it. Get some help. Yung mid ano ko? Mid aqua ko. Ang weird. If ako yun guys, magto 2 cards o 3 cards ako guys. Or 4 cards. Para ma-sure kill ko yung midline. Pero ang weird kasi isa lang doon, tapos 2 sa plant. Ano kayong 2? Siguro vegetal bite. Oh, okay, prickly. So meron siyang 6 energy guys, tapos naglabas siya ng 3. So, meron siyang 3 energy na lang natira. Ba't ganun ginawa niya guys? Di ko sure. Siguro tanggap na niya na patay na yung midline niya. Eh, siya naman mauuna. Last start na yun. So yun guys, nagpass ako no. Meron 3 energy yung kalaban. Hindi ko sure ba't nagpass ako. Yun, tuloy. Nanakawan tuloy ako ng energy. So naglabas siya ng 3 cards guys. Meron siyang 5 energy. Tapos 3 cards. So may natirang 2. Tapos nakapag-steal siya ng 2. So meron siyang 4. So meron siyang 6 energy next round. So ito yung ginawa kong sequence guys. Same sequence na gagawin sa reptile. Kasi yung reptile at saka plant is magkasama yan guys sa RPS or rock paper scissors ng Axie Infinity. So yung kalaban guys ha, merong 6 energy. Tingnan natin na yung binitawan niya. So sa October 3. So nagbitaw siya ng 4 cards guys. So meron siyang 1 energy na tira, tapos makakapag-steal siya ng isa sa atin. So meron siyang 4 energy the next round. So kung nag-crit yun guys, GG tayo dun. GG Dilana tayo dun. Aww. So meron siyang 4 energy this round. So ako 3 energy lang tayo. So ganito yung ginawa ko guys. Sa sure kill kaya siya nito guys. Na natin. Mm-hmm. Parang hindi. Nabubuhay pa. Grabe.
Uy, pero parang mabubuhay pa rin tayo, guys. 'Di ba meron siyang 4 energy, 'di ba? So nag-release siya ng 3 energy. Tapos 2 ano? 1 energy na nasa so the next one, mission 3 energy. Sure kill na 'to, guys. Wala siguro siyang prickly dun sa round na 'yon, guys, kasi ginamit niya sa round 8. 2 yung ginamit niya. So malamang sa round 9 wala nang binigay. So sure kill na. Sure kill. Ah, sure kill. Nice. So ayun, guys, doon pa lang lumabas yung prick niya sa round na to. So panalo na naman tayo, guys. The next match, guys, is kalaban natin is sinungaling ka. Grabe, ako pa ngayon sinungaling, Lods. Mm-hmm. So sa mga AAP dyan, guys, no, if sa round 1 meron kayong tail slap, I suggest na pwede nyong gamitin agad, or I suggest na pwede nyong itabi muna sa second round yung nagamitin, lalo na pag yung kalaban may veggie bite. So ano nyo lang, guys, depende na lang yan sa inyo kung anong gagawin nyo. Pero para sa akin is if meron veggie bite yung ano kalaban na plant, is huwag nyo munang gamitin sa round 1. Huwag nyo yung gayaan nyo sa akin. Guys, sorry, guys, kasi may ano, may tumawag sa labas. So yun na, guys, hindi natin napatay. So di natin na-count yun, guys, ha. So wait lang, balik natin, guys, count ko lang yung energy. So ito, meron siyang 3 energy, tapos nag-release siya ng isa. Meron siyang 2, tapos meron siyang mas still sa akin, 3. Tapos magigain pa siya ng isa. So meron siyang 6 energy next round. Meron siyang 6 energy ngayon, guys. Buhay pa nga. Grabe talaga yun. So yun, guys, meron siyang 6 energy. Tapos nagkarot siya sa 5 energy, tapos na broken yung shield. So meron siyang 6 ulit, tapos nakabagin pa siya ng isa, 7. So meron siyang 9. Meron siyang 9 energy, guys, next round. Grabe. Round 3, 9 energy. Buhay pa yung plant. So advantage sa kanya yun, guys. Meron siyang 9 energy sa round 3, tapos buhay pa yung plant niya, which is a good thing para sa kanya and bad thing para sa atin. So ito ginawa ko, guys, nag-aqua stack na baka titira yung ano. So 9 energy, nag-release siya ng 3 energy. So 6, tapos magigain siya ng isa dahil instant critical. So 7. So mayroon 7 energy, guys. Tapos makukuha natin yung isa. Hindi pala natin makukuha dahil inuna ko pala aqua stack. So sad. So meron pa rin siyang 9 energy, guys. So buti na lang, guys, ginawa natin is nag-aqua deflect tayo. Kasi tumira na yung beast niya. So ito na yung titira talaga. So buti na lang nag-aqua deflect tayo, no. At nabuhay pa yung plant natin. Kasi kailangan, guys, na mabuhay pa yung plant, kasi sa energy pa lang, guys, lugi na tayo. So nag-release siya ng 2, guys. So meron siyang 7, tapos makukuha natin yung isa, meron lang siyang 6. So next round, mataas pa rin energy yan, guys. Meron pa siyang 8, tapos tayo 3. Meron siyang 8 energy.
So yun nga, nag-pass lang ako guys, no? Binigay ko na yung plant para makapag-gain tayo ng enough energy. So nag-release na ng dalawa guys. So sa next turn, meron pa rin siyang 8. Dami niyang energy. Woohoo! Grabe. Grabe ka sa energy, sir. So dito guys, ginawa ko is nag-angry lamb ako. Dahil yung angry lamb is merong magdi-deal ng 120%. Pag yung HP is below 50%. So sure kill na tong aqua guys. Kasi mauuna yung ano natin. Midline na aqua. So gumamit ng meron siyang 8 energy, gumamit ng ginamit niya lahat guys actually. Ginamit niya lahat. So ako mabubuhay pa. Buhay pa nga, hindi pa enough yung ano. Patay tayo guys. Ah, so yun na nga, zero energy na siya guys, ginamit niya lahat. Binners niya tayo, mapapatay kaya tayo guys. Tingin niyo. Parang patay nga. Super patay. GG dila na tayo guys. Grabe. Grabe yung pag-iipon niya guys. Okay guys, that's it guys. Sa last part na to guys, no? Sa AEP build natin. So ito na yung magiging last video ng AEP build natin. So sa next video guys is ABP naman tayo. Magre-release ako, mag-upload ako ng video na gameplay ng ABP. Okay, so pwede pa din naman tayong mag-ano guys, maglabas na video ng AEP, pero sa ngayon ito muna. Sa susunod naman yung ABP. I mean, sa susunod naman yung AEP. Oh, excuse me. Okay guys, thank you for watching, no? Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko and dito sa mga strat na pwedeng gawin ng AEP. And dun sa pag-ano guys, pag-counting ng energy, napaka-importante niyan guys. Sobrang super napaka-importante niyan guys na mabilang niyo yung energy ng kalaban. Kasi kahit hindi niyo nabilangin yung sa inyo guys, eh kasi nakikita niyo naman if ilan energy niyo. Yung kalaban kasi hindi. So, kailangan guys, alam niyo yung magiging move ng kalaban at kung ilan na lang yung energy niya para alam mo yung gagawin mo guys sa next round or sa round na yan. Diba? For example, if alam mo na na-count mo yung energy ng kalaban tapos yung na-count mo is 2 energy lang siya tapos ikaw 2 energy tapos 1v1. So, anong gagawin mo? Diba? Sa ganong sitwasyon. So, napaka-importante guys na napaka-importante ng energy counting or yung tinatawag nila na energy manipulation. So, kailangan talaga yan guys na isa yan sa mga strategy sa Axie Infinity na ma-count yung energy ng kalaban. Para alam nyo yung magiging strat nyo, yung magiging move nyo sakaling kapos kayo sa energy, di ba? Pag alam nyo din na kapos siya, so meron pang chance na manalo kayo. So okay guys, that's it guys. Thank you for watching. And please like, share, and subscribe my channel guys. And thank you so much. And kita kits sa next video guys. Peace out.